Kaya maririnig natin si Robin. Bahay. At si Yorme, sa ginawa niya sa Maynila, nakita natin na talagang may malasakit sa mamamayan. At nakita niyo naman ang tulong na binigay sa inyo. Ano ang pipiliin ninyo? Salita o gawa? Salita o gawa? Pangako o pruweba? Kwento o resibo? Ulitin natin ang kwento o resibo. Sa lahat ng tumatakbong kandidatong pagkapangulo, si Isko Moreno lamang ang may resibo. Dala-dala ko ang resibo. Tanungin niyo lahat ng kumakandidatong pagkapangulo, gano'ng mahaba ang kanilang resibo. Lahat ito, ginawa ni Isko Moreno. Hindi pa dito nakasulat yung ginawa niya para sa inyo. Ganyan klaseng pinuno ang ating magiging pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sino may gusto na resibo? Hawakan niyo ito. Huwag niyo iwawala. Dahil, huwag mong iwawala lang. Ang ginawa sa Maynila, gagawin natin sa Cebu. Ang ginawa sa Maynila, gagawin natin sa buong Pilipinas. Ang mayor ng Maynila, magiging pangulo na ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno Dumaroso. Salamat sa inyong pakikinig. Ipaglaban natin Vice President Doc Willie Ong. Ipaglaban natin ang mga senador. Bago kasi. Bakit ninyo iboboto ng mga senador? Dahil bago kasi. Sabihin ninyo, bago kasi. Ba, banita. Gu, gutok. Ka, kastrisyones. Si, sisol. Bakit ninyo iboboto ng mga senador? Bago kasi. Ako po si Jopet Season number 5-6 sa Balota. Paglalaban ko ang barangay, ang pagpapalawig ng kalaban legal at ang pabahay. Kapag nasa katwiran, ipaglaban natin Jopet Season para Senador. Maraming maraming salamat sa inyo. Kilala sa inyo ay isang guro, isang nurse, at isang midwife. Ang mabuting balita sa Senado, numero 6 sa balota, Senator Cor Benita. Magandang hapon, kumusta kayo? Okay ba kayo dyan? Pwede po ba pumalakpak na may kasamang hiyan? Para sinabi niyong bed music, may lalakas pa ba yan? Pwede may lalakas pa yan? Para ipakita ang pagmamahal kayo.
Luis Comoreno. Palapakan na may kasamang sigawan. Okay, gusto ko marinig, mga lalaki lang. Tingnan natin, okay na pwede may music. Okay natin. Okay, pwede marinig, mga lalaki lang. Ready? Pag di na pala tatlo, lalaki lang. Okay, ready, mga lalaki? 1, 2, 3! Pakinggan natin ang mga babae. 1, 2, 3! Lakas talaga. Pakinggan natin ang LGBT. Baka may mga LGBT. 1, 2, 3, go! Okay. Ayun, no? Ganda nun. Oh, di ba yun mo? Nakita mo yung isa yun, no? Oh. Okay. Kami po ba ay pwede mag-apply ng trabaho sa inyo? Pwede po ba mag-apply bilang senador ninyo? Una kong tanong, pag kayo po ba ipipili ng senador, anong pipiliin nyo? Luma o bago? Bago! Sarap marinig. Luma o bago? Bago! Sabi nga natin, bago kasi. Sabihin nyo nga? Bago kasi! Ano yung ba? Balita. Ano yung ba? Balita. Yung gung? Gutok. Ano yung gung? Gutok. Ang? Castriciones. Tapos yung si? Season. Boboto nyo ba kami? Bago! Bakit? Bago kasi. Gagalingan ba namin? Oo! Bakit? Bago kasi. Mahal niyo ba kami? Oo! Kasi? Bago kasi. Maraming salamat po. Ang ganda ng energy dito. Sobrang lakas ng energy. Pakiramdam namin, ano na, panalo na kami dito pa lang eh. Tatanong ko sa inyong lahat, nakakita na ba kayo ng tumatakbong presidente na ganito kalapit sa inyo? Nakakita na, hindi ba? First time nyo makakita? Buha ko ba yung susunod na pangulo? Magaling ba siya? Nakakita na ba kayo ng vice president na ganito kalapit? Nakakita na ba kayo ng mga senador na ganito kalapit? Boboto nyo ba kami? Sasuportahan nyo ba kami? Maka-apply ako sa inyo. Taas ang kamay ng naniniwala. Sandali lang. Taas ang kamay ng naniniwala may problema tayo sa edukasyon. Masaya ba kayo na panoorin na ganyan nilang mag-aaral ng mga bata ngayon? Ang teachers pa, masaya ba yung mga guro? Ano ganyan na sila magturo? Palagay nyo ba natututo sila kagaya ng dati? Gusto nyo na ba sila bumalik sa eskwelahan? Mga kababayan, si Dr. Karen Balita po ang nag-iisang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon na tumatakbo sa Senado. Gusto niyo ba magkaroon ng guro at doktor ng edukasyon sa Senado? Tanggap na ba ako? Oh, meron bang kasunod dyan? Taas ang kamay na magsasabing may problema tayo sa kalusugan. Dito ba sa Cebu, libre o ospital? Libre ba ang gamot? Libre ba ang laboratorio? Dito ba sa Cebu, bawal magkasakit? Bawal. Magastos. Mga kababayan, si Dr. Karen Balita po, ang kauna-unahang nurse at midwife na tumatakbo bilang senador. Pwede po ba magkaroon ng nurse at midwife sa Senado? Pasado na ako? Sabi mo naman sandali, kanina teacher ka, ngayon nurse ka, ngayon naman midwife ka. Pasensya na po, napakahilig ko po mag-aral. Tatlo po ang lisensya ko, dalawa po ang doctoral degree ko. Para kalimitado naman. Tanggap na ako? Okay, pangatlo, tapos na po sa kalusugan. Pero alam niyo ba, sasabihin ko sa inyo, si Yorme ang may pinakamagandang plataforma sa kalusugan. Gusto niyo ng proweba? Gusto niyo ng proweba? Sino ba ang kinuha niyang Vice President? Politiko o doktor? Anong pangalan ng Vice President niya? Sino dito ang nanonood kay Doc Willie? Sino dito ang nagmamahal kay Doc Willie? Mga kababayan, pag tayo may problema, tumatakbo tayo kay Doc Willie. Ngayon si Doc Willie ang nangangailangan ng tulong natin. Taas ang kamay ng susuporta kay Doc Willie, oh! Kilala niyo rin si Dr. Aliza? Dr. Aliza, magpakita ka dito. Palakpakan nyo! Dr. Aliza, oh! Di ba ang ganda ni Dr. Aliza? Sabi nyo, I love you, Dr. Aliza! Sabay-sabay, I love you, Dr. Aliza! Okay, alam nyo, okay. Ganon, si Yorme ang pinakamagandang plataforma sa kalusugan. Ay, may kilala akong batang basurero. O, makinig kayo sa storya. Batang basurero.
kumakain ang tira ng ibang tao. Alam mo itong batang ito, nagpadyak. Padyak boy. Pero nung nakangat-angat sa buhay, si Norme, abay, pumunta sa Harvard. Nag-aral sa Harvard, nag-aral sa Oxford, nag-aral sa UB. Ngayon, tanong ko, importante ba kay Norme ang edukasyon? Handa ba siya para maging pangulo natin? Mga kababayan, kalusugan, karunungan. Eh, hindi ba nagsasalya? Gumagalaw na lang yung mata ni Norme, kinikilig na kayo. Paano na lang magkagsalita yan? Taas ang kamay ng walang pera! Taas ang kamay ng maraming utang! Taas ang kamay ng wala lang ang pera, marami bang utang? Taas ang kamay ng gustong magnegosyo. Mga kababayan, si Carl Balita po, ang tinapag sa aking pangalan ay Entre Pinoy Guru. Bakit? Ako po ang tumutulong 20 taon sa maliliit na mga negosyante sa ating programa sa ABS-CBN. Ngayon, pakisabi na nyo, karunungan! Lahat, karunungan! Kalusugan! Kabuhayan! Importante ba yung tatlong yun sa inyo? Eh, nag-a-apply ako. Yun ang plataforma ko. Tandam na ba ako? Ano pangalan ko? Karl Balita. Pakisabi. Di ba yung balita? Paborito to ng mga Marites. Sabi ng mga Marites, pare, anong balita? Ngayon, pag tinanong kayo bukas, mamaya, pare, anong balita? Ano sasabihin nyo? Si Karl Balita. Anong number ko? Number? Si Doc Willie, number 16. Anong number ni Doc Willie? So pagkatalik ni Doc Willie, number 6, diretso kay Karl Balita, number 6. Ano bang number ni Norme? Number? 3. Ano number ni Norme? 3. Ano number ni Doc Willie? 6. Ano number ni Karl Balita? 5-6. Ano ang number na namimigay ng mabab dyan ka sa Misiones? 32. Ano naman ang waistline ng babae mo siya? 32. Tutulungan niyo po ba kami? Taas ang kamay ng maraming problema sa buhay. Pwede ba ako magbigay ng advice sa inyo bago natin tawagin si Doc Willie? Pwede ako magbigay ng advice? O pakinggan niyo muna, tahimik muna kayo. Gusto ko tahimik lahat. Magbibigay ako ng importante advice. O itong advice ko. Ang kailangan mo iba'y ng loob kung mayroong pagsubok man. Nasa nabalaktakan ko. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikaw ng mundo ay hindi lagi bigati kasabihan. Ang pangarap nyo ay kung nagkrisyon mo sa iyong pagtunga, doktor o education, mga higala,
inyong adlaw, good vibes, tungod kay maayong balita, mga igala. Numero 6 sa baluta, kinahanglan nato sa Senado, mga igala! Palakpakan po natin, number 6 sa baluta, Senator Carl Balita. Mga kababayan, ang darating na halalan ay kailan po? May Mayo ang 9. Ang sabi nila sa eswertehin ang boboto sa Mayo ang 9. 3 plus 6. 9. Number 3, Isko Moreno Tomagoso. At ang susunod na vice-presidente ng Pilipinas, numero 6, Doc Willie O. PSNBN, salamat to. Ngayon, sa Facebook natin, si Doc Liza. Alam nyo, kaya tayo tumakbo kasi madalas din ako pumunta sa Cebu, sa Lapu-Lapu City. Marami talagang mahihirap dito sa atin. Nakita ko ang daming may kailangan ng mga gamutan, maintenance, operasyon. Alam mo, kumulang kayo sa hospital din dito. Kailangan may magandang public hospital kasi ang mahal-mahal ng private dito. Kaya po ako tumatakbo, 27 years na kaming doktor at sa 27 years, libre na lahat ng gamutan po sa ating kababayan. Wala po ako sinisingil kahit kanino. Kaya po ako sumama at Isko Moreno, 5 araw na lang, boboto na tayo sa May 9. Kung gusto niyo magbumanda ang ating buhay, lalo na marami kaming plano ni Mayor Isko, lalo namin magtayo ng 17 regional hospitals para sa inyo, para mabigyan namin ng libreng gamutan ng ating mga nanay, mga tatay, libreng maintenance na gamot, libreng operasyon. Alam niyo naman, Dr. Rahoy, yun lang po ang goal natin. Sa mga nakikinig sa amin sa Facebook, alam nyo, di ako politiko, talagang ginagawa ko to para lang makatulong sa inyo. At kung man magiging budget natin bilang Vice President, lahat-lahat itutulong natin sa inyo, lalo na dito sa Cebu. Kasi alam ko, ang dami talaga naghihirap sa amin dito. Si Mayor Isko Moreno, ang dami na lang nagawa sa Maynila na gusto niya gawin sa buong Pilipinas. Sa Maynila, nakatayo siya ng mga bagong ospital, bagong eskwelahan, mga magagandang pabahay. Ang senior citizen sa Maynila may 500 pesos kada buwan. Pag birthday, may birthday cake, may 800 pesos pa. Ang mga senior citizen may ensure ng lakas, libre. Alam nyo, mahal yun. Ang mga estudyante, lahat ang mag-aaral, may 1,000 kada buwan, may libreng tablet, yung computer, at may libreng 20 gigs ng internet. Kaya ang dami namin pinaplano na maganda para sa inyo. Alam mo po, pag hindi pa kayo nakaka-design, hindi pa kayo nakaka-decision sa mainan, nakikihul sa po ang grupo namin. Nandito na kami lahat. Apat na senador, Vice President and President. Sana po, ikwento natin sa ating mga kapatid, kamag-anak, kaibigan. Naniniwala ako, yung amin ang pinakamagandang plataforma na talagang tutulong sa inyo. Mga nanay, mga tatay, huwag mo kayong pagulahin. Talagang ginagawa namin ito para umangat lang ang buhay nyo. Kung kami lang ay okay na kami, kaya lang alam ko marami naghihirap. Kaya sana po, sa May 9, boto natin, Isko Moreno for President, number 3. Doc Willie O for Vice President, number 6. Ating apat na senador, Carl Balita, number 6. Samira Guto, 32. Jopet Season, 56. At John Castriciones, number 13. Maraming maraming salamat po. Mahal na mahal po kayo.
Sana bigyan nyo kami ng tsansa maglingkod sa inyo sa mas malaking paraan. God bless po. Nagkong salamat sa piliyong ang atong umaabot na Vice Presidente na kinahanglan na piling politiko, labi na karong panahon sa pandemya, mga higala, eksperto, sama ni Dr. Piliyong mga kaiksunan, kahibaw ko, ubay-ubay din eh, paluwer ni Dr. Piliyong sa social media, mga higala, lumilisay sa baluta, umaabot na Vice Presidente, kaya nata maglahan sa ginman ito ang palaila o ano palaili magpailahin mo sa tapunsyal musingkit lang o nata anak sa Bisaya anak sa Bisaya anak sa Bisaya Presidente Presidente Isko Isko tawagon ang umaabot na munsyal. Amen! Namahoy, mapaila sa sunod na presidente sa atong nasod, mga higala. Tago nato si Consul Sim Rumanati. Mga higala! Palong hapon, alas ka mamaling! Ordinaryong pamilyang Pilipino.
ngayon to lang. Good night! Sing-sing lang! Bama ang oriente kayo! Tingnan naman! Tingnan naman! Parang sinihan lang! Tingnan ninyo! Ito, orkestra! Ayun, balbulin! I love you, Simo! Dahil tatakbo naman kami doon talaga sa isang rally namin. Pero maraming salamat. Ah, maraming salamat. Kahit na kagabi lang ang abiso, nagpunta pa rin kayo dito. Talagang don't panic! Ito yung is organic. Talagang organic. No? Diyan lang, sa tabi-tabi. Katulad ng pangako namin. Iba ang pangako namin sa inyo. Kami ang pupunta sa inyo, hindi kayo ang pupunta sa amin. At guys ko, yun o, guys ko lang pasalamatan. Ito ang dalawa nating kursiya. Kursiya C, Abadiano, Romarate. Kursiya D, Kong Cristal. Barangay Captain Ines Abadiana. Sekretary Treasurer at tanod na walang sweldo. Nakakawawa lang ang mga tanod. Palakpakan niyo mga tanod! Nakihirap niya sa ating barangay. Mga kababayan, tinanong kayo ni Carl, wala kayong pera. Wala kayong pera? Nasa mga kayo wala pera? Thank you.
sige. Para ayaw nyo maniwala ng pink, yellow na lang. Pero, 1986, nagka-revolusyon. Nangako sila ng pagbabago, 1986 pa. Saan napunta ang hirap ng taong bayan na sumama sa revolusyon para alisin ang ekonomiya? Kamusta kayo after 39 years? Tingnan ninyo, sa totoo, ang tao hindi nagkulang. Bakit? Binoto natin sila. Oo, huli natin binoto. Pula, ilang taon? 21 years. Mga pula na muno, maaaring may ginawang mabuti. Ayan ha, patas ang usapan natin ha. Maaaring may ginawang mabuti. O maaaring may kulang din. Pero hindi pwedeng itangki. Binigyan natin sila ng pagkakataon, ayusin ang buhay natin. Tama man eh. Huwag naman tayo sa kalaban ng pula, yung dilaw. Binotoy natin sila. Ilang taon? 18 taon. Maaaring may ginawang mabuti. Kamali may kulang din. Pero hindi pwede tanggi. Binigyan natin sila ng pagkakataon 18 years ng buhay natin. Sibuano, magaling mga isama. 21 plus 18. 39 years. After 39 years, umikot ang buhay natin sa kanila. Kamusta na kayo? Sila pa rin. Tama ba? Gusto nyo maikar na? Kung pagod na kayo sa away ng pula at away ng dilaw, available. Matagal na kayong tumaya sa kanila ng 39 years. Tama ba? Ano ba naman tumaya kayo sa akin ng 6 na taon? May kapapangalawa, hindi matitigil ang away ng pula at dilaw. Habang buhay na tayo, sila lagi nagkakaaway. Sabi, mag-ganato. Sabi, pink, mag-ganato, pink, o kasama yun doon. Tama ba? Gusto nyo, peace of mind? Iba rin ganito pa rin ang buhay natin. Magsisikap tayo, lalaos natin, itatawid natin. Pero ayaw na natin ang away ng pula at dilaw. Gusto nyo, tulungan natin. Samahan ninyo ako sa Mayor Rebe. Oh, tingnan nyo, may awan Diyos. May awan Diyos. Sa tulong ninyo, pinalag tayo. Anong gobyerno ang aasahan nyo sa akin? Simple gobyerno. Simple. Sa sobrang simple, hindi na ako mag-iisip. O tingnan ninyo ha? Tingnan ninyo kung kapag ipakinabang sa inyo, ano muna kong gagawin? Murang bilihin. Murang kuryente. Murang gasolina. Trabaho. Bahay. Hospital. O, wala na. Tapos na. Uliyan na. Tama ba? Tanong, sino makikinabang doon? Exactly. Kasi, mahirap. Yung ikaw, squatter, galing ka sa trabaho, hindi ko alam kung pag-uwi mo, yung bahay mo nakatusok pa. Bakit? Yung lupa, hindi iyo. Yung magbabayad din ng kuryente, dumarating na yung mineral ko. Hinahagisan mo ng ano, para umalis.
ganun kahirap ang buhay ng tao. Kaya ako, simpleng gobyerno lang. Tao naman ang mamuna sa pamahalaan. Hindi kayo yayaman sa akin. Hindi ako lotto outlet. Pero, ang kaya kong gawin, itaas ang antas ng pamumuhay ng tao. Maiba naman. Si Buano, sasamahan niyo ba kami ni Doc Willie? Ramesh? Baka chinacharot ko lang ako, ha? Ramesh? Taas kaya na kami sa suporta sa abon? Talaga? Lahat kayo? Kasa kamay! Ako ba, kote? Ramesh? Thanks, man. Mamatay lang siya? Hoy! Sibana! Aasa ako sa inyo! Papagayang ko doon sa Cebu! Talaga, ha? Sisigilin ko kayo! O sa July 1, ako naman na sigilin ninyo. Pwede? Sige, so tutulungan nyo kami. Ngayon, ang tanong ko, gusto nyo bang manalo? Eh kasi, itutulungan ninyo. Itong batang ito, mahirap ang laban ko. Ba, mabigat ang laban ko, dihadong-dihadong ko. Sa totoo lang, mabigat ang laban ko kasi mga malaban ko puro special dyan. Special ba? Eh, anak pinagpala, may gintong kutsara sa bibig, hindi special. Tama ba? Magaganda na ako, mga German Shepherd. Ako, ano, askang. Pero mag-ingat sila sa akin. Hindi ako bakunado. May rabies ako. Rejoins! Chill lang! Meron ba kayong kamag-anak? Meron! Kaibigan? Meron! Kaklase? Meron! Jowa? Meron! Wala? Meron! Patay na? Patay na si Jowa. Oh. Meron ba kayong mga kapitbahay? Meron! Yung kapitbahay ng pangalan nila? Meron! Okay? Yung kapitbahay mo, yung may kapitbahay mo, pag dumadaan sa nakita niya, yung poster sa bahay mo, hindi niya kandidato. Nakakaaway. Affected. Akala mo naman, kilala siya ng kandidato niya. Pagkatapos ng eleksyon, yung mga magkakapartido, pagkatapos ng alalan, sinasilo lang ang kapartihan. Ikaw. Kaya mga kababayan, ang gagawin natin para tayo manalo, lahat ng kamag-anak ninyo, i-text nyo na. Text nyo lahat sila. Kausapin nyo na. Tapos yung kapitbahay mo, halimbawa, pula yung boboto, huwag mo kamahin. Sabi mo naman kayo, sabi mo sa kanya, tigilan na natin kasi pag nanalo yung pula, aawayin niya ng dilaw. Hindi yan patatahimikin ng dilaw. O pag yung kapitbahay mo naman, dilawang ipoboto, huwag mo kawain, kamustahin mo, kausapin mo, sabi mo sa kanya, kiss mo na lang, bakit walang away. Kasi yung dilaw, pag nanalo, mag-iigan din kanino sa mga pula. Pag-iigan din kanino, kay Duterte, away na naman. Dito tayo ng isko, chill-chill lang. Ako'y ganun pa rin.
pag-iigantihan. Bakit? Wala akong kaaway. Tama ba? Yung pula at dilaw, kakompetensya ko. Pero hindi ko sila kaaway. Tama ba rin? Wala akong babawiin. Bakit? Dahil ikaw ko sumasunahan ang babawiin ko. Tama ba? Sa lahat ng mahirap, kami pinakasosyal. Oo, oh, alam niyo bakit? Mahirap kami, espada kami, ha? Ang ulam namin ayaw araw, chicken joy. Chicken joy sa umaga. Chicken joy sa tanghali. Chicken joy sa gabi. Lahat ng chicken joy ng dyan eh. Yung pinain niyo alam. Yung tira-tira. O pero, nakaraos kami. O wala kong babawin. So walang awayan, walang higantihan, walang mawiyan. Peace of mind lang sa bawat pamilyang Pilipino sa buong bansa. Walang tulungan. Ha? Handa ninyo? Hindi ko tulapan ha? Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Hindi ko tulapan. Ako, pag wala sa pwesto, walang kawawala sa akin. Itong salamin, itong simsim, itong bilo, itong damit, itong pantalon, sapatos, pantalon. Madyan, wala sa akin nung araw. Kaya sanay ako nang wala, eh paano kayo? Sino pang makakaunawa sa inyo? Tama ba? Kaya ito ay laban mo? Laban ng apo mo. Laban mo? Laban ng anak mo. Laban na to ng ordinaryong pamilyang Pilipino sa loob ng 6 na taon ng buhay natin. Mananalo ba kayo? Teka nga muna, magsesurvey lang ako. Sabi nila, ako daw ay 4%. 4%? Tansya ko ito, tansya ko ha. Survey. Ha? Dito, tansya ko mga, siguro mga 1.5 tayo nyo. Taas nga mamaya nang baboto sa akin. 4% ha? Ayan. Na-survey nyo ba kayo? Hello? May pumunta pang presidente nito? Meron akong tip. Yung nasusunod nga kayo, may kanilang presidente nito. Hindi ba nagkuhan dito? No? Bakit? Pamay niya, pamay niya? Ang sarap ng amoy niya! Parang tungo lang! Ito tunay na buhay. Kaya ako hindi ako lumalayo sa tao. Bakit? Bukod sa Diyos, bukod sa magulang mo, ang nagagyan sa akin, tao. Tao talaga. So, sigo! Aasama namin kayo! Rebels! Texman! Kamatay man sila! I love you, sigo! Sabi sa'yo! Anong sabi sa'yo!